Delightful Sabbath po sa inyong lahat. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Kanina ay narinig natin yung pasasalamat ng bawat isa. Tunay ng Diyos ay tumutugon pa rin sa ating mga panalangin. Ibig sabihin siya'y buhay na buhay, siya'y gising na gising at laging nakikinig sa kanyang mga anak. Laging tumutugon sa sino mang tumatawag sa kanya. Yun ang gusto natin sa ating Diyos, no? Tuwing tayo tatawag, siya ay nakikinig, no? So last Sabat po ay napag-aralan natin ang buhay ni Jotham, no? Gandang pangalan, ha? Jotham. Parang ano ba 'yon? Anong lahi ba 'yon? Sabi doon, yung pinag-aralan nating lesson, sabi, siya po ay pinalaki ng isang godly parents. He learned from his father's mistakes and he kept his feet on the ground, no? Naging mababang loob itong si Jotham kahit siya po ay naging makapangyarihan, no? Dahil siya po ay pinagpala ng Diyos, no? At hindi niya ginaya yung tatay niya na nagkamali sa pag-handle ng pag-aalay sa loob ng templo. So, makita po natin sa buhay niya na yung mula sa simula hanggang sa katapusan, hanggang sa kanyang kamatayan, itong haring na to ay walang ginawa kundi pasayahin ang puso ng Diyos. At yun po yung pinaka-importante sa ating buhay, no? Mapasaya natin ang Diyos, mabigay yung karangalan sa kanyang pangalan, no? So, sabi po, yung Jotham po ay sabi, live to what his name means, no? Ang ibig sabihin kasi ng Jotham is God is perfect, no? So, totoo po na ang Diyos po ay perpekto sa mga tao na maingat na sumusunod sa kanyang mga kautusan, no? Lahat ng kanyang sabihin ay at kanyang kautusan ay tama at perpekto para sa atin. So, ang next successor niya sa kanyang trono ay naging kakaiba po. He made a 180 degrees turn, no? Ibig sabihin, tumalikod po to, no? In God's disappointment, yung kanyang mga kasamaan ay dinescribe agad sa unang bahagi o nung introduction ng chapter ng kanyang istorya, no? Sabi po sa 2 Chronicles 28, verse 1 pa lang, sabi, Ahaz, so si Ahaz na po tayo, ibig sabihin po nung Ahaz Jehoahaz, no? The second po siya, kasi napag-aralan na natin si Jehoahaz. Siya naman po, Jehoahaz, the second. So Ahaz na lang po tatawag natin. Ahaz was 20 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 16 years. Unlike David, his father, He did not do what was right in the eyes of the Lord, no? So usually po yung statement na yon na he did not do or he do what is right in the eyes of the Lord ay binabanggit sa second verse, third verse, or kaya minsan fourth verse po ng istorya. Pero kakaiba ito, no? Sa buhay ni Ahaz ay ibang intro, no? He did not do what is right in the eyes of the Lord, no? So ito po yung pinakamaikling description kung paano nga naghari. At maaring masasabi natin po siya yung pinakamasamang hari ng Juda. Kasi po yung mga previous na king ay nagkamali rin po, no? Sa ibang mga bahagi ng kanilang mga buhay, pero itong si Ahaz po talaga ay he did not do what is right in the eyes of the Lord. Kagaya po ng tatay niya, si Ahaz po ay na-inherit din po yung kung ano yung na-inherit nitong si Jotham sa tatay niya si Uzziah, no? Kagaya ng agricultural industries, yung strong defense, national defense nila, yung mga arming well-trained, at yung administration na maayos, no? At namana rin itong si Ahaz yung fame o yung kasikatan na na-transfer sa kanyang pangalan. Pero yung fame na yon ay napalitan po ng disgrace, no? O kahihiyan.
So, ang unang lesson po natin makikita sa buhay nito si Ahaz ay honor your parents or dishonor them, no? Parang alam mo yung mga magulang o bigyan mo sila ng kahihiyan. Mabalik po tayo sa chapter 27 kung saan yung buhay ni Jotham. Sabi po, Jotham's father and mother was mentioned when he did what is right in the eyes of the Lord. No? Nabanggit po yung pangalan ng tatay niya, si Uzziah, at yung nanay ni Jotham ay nabanggit dahil maganda po yung pagpapalaki sa kanya. At bahagi po ng pagpapalaki sa kanya ng tama sa harap ng Diyos ay pinalaki siya na gawin niya yung tama. At kagaya na lang natin na tayo po ay itinuturo natin sa ating mga anak kung ano yung tama. Or ina-advise natin sila kung saan sila mas magandang mag-aral o magtrabaho dahil mas alam natin kung ano yung maganda para sa kanilang mga buhay. So naniniwala po akong ito si Jotham ay pinalaki niya yung anak niyang itong si Ahaz ng kapareho kung paano siya pinalaki, no? Para maging mabuting tao. Pero instead na maging kagaya siya ng tatay niya, itong si Ahaz ay pumili ng maling daanan niya, no? Yung wrong path. Pero hindi po na-mention kung paano niyang nagdesisyon ng ganon, na impluwensyahan ba siya at siya po ay tumalikod sa harap ng Diyos. Hindi po nabanggit. Kung ang Bible po ay tahimik doon, eh hayaan na po natin ganon na wala tayong masisising iba, kaya sisihin na lang natin itong si Ahaz na hindi siya talaga sumunod sa naisin ng Diyos. So, alam po na natin ang bawat isa ay may kanya-kanyang tinatawag na free will, no? May sarili tayong desisyon na pwede tayong mag-desisyon ng pansarili natin. Kagaya po na sinabi ko, itong si King Ahaz na to ay tumalikod sa Diyos, no? Ang ginawa niya yung opposite sa naisi o sa ginawa ng tatay niya. At siya nga po ay naging disgrace sa pamilya. Makikita natin dito yung isang yung pagpapalaki ng isang tao ay hindi garantiya na siya ay magiging mabuti o maliligtas ang kanyang buhay, no? Kaya itong si Ahaz, makikita natin eh maganda naman po at marami ang kanyang mga good examples sa mga kanyang buhay. Makikita natin yung directly lang doon sa kanyang tatay na maganda ang example na pwede niyang tularan. At doon sa mga history ng kanyang mga ninuno hanggang kay David, eh napakaganda ng kanyang mga halimbawang pwedeng tularan. Pero itong si Ahaz po ay nireject niya po itong lahat at pinili niya ang naisin niyang gawin, ang kasamaan. So itong yung magulang niya ay pinakita naman sa kanya yung tamang daan, pero hindi niya ito pinansin at pinawalang bahala. No? Sabi po sa Proverbs 1, verses 32 to 33, sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga tao, taong walang karunungan, ang papatay sa kanila at ang pagsasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay, ligtas siya sa panganib at walang katatakutan. No? So ito si Jotham na tatay ni Ahaz ay hindi man lang nagbigay ng o nagpakita ng disobedience sa harap ng Diyos. At dahil doon siya po ay pinagpala ng Diyos at binigyan siya ng kadakilaan sa kanyang paghahari. Hindi kagaya nitong anak niya si Ahaz, hindi man lang nagpakita ng pagsunod sa Diyos. So, yung mga nakaraang mga hari ay ang kanilang mga ginawa ay minsan lang naisulat, isang statement lang sinulat sa Bible, no? Pero itong kay Ahaz kakaiba, 40 verses, no? At makikita po natin niya sa 2 Chronicles chapter 28 nga, verses 1, 19, 22, at 25. Sabi po sa 1, he did not do what is right in the eyes of the Lord. Tapos sa verse 19 po, he has been most unfaithful to the Lord. 22,
Ahaz became even more unfaithful to the Lord. 25, Ahaz arose the anger of the Lord, no? Napakarami pong ginawa nitong kasamaan ito si ano? Si Ahaz, at dahil siya po ay tumalikod sa Diyos, no? Kagaya ni Ahaz po ay tayo po at ating mga anak ay pwedeng maging kagaya niya. Pwede pong lagi nating inaisasama ang mga anak natin sa ating mga simbahan, sa pagsamba, at ituro natin yung tama sa kanilang sa paningin ng Diyos na tama ay maituro natin sa kanila. Pero eventually po ay sila po ay pipili ng kanilang landasin sa buhay, no? At ang ating bahagi lang talaga ay sabi nga doon sa verse, sa verse, train up the child the way he should go, and until he grows up, he will never forget it, no? So nasa kanya lang ang pagpili pa rin. Ang mahalaga ay i-train natin sila, ipakilala natin sila sa Diyos, ilapit natin sila sa Diyos, at ituro natin yung tama sa kanilang mga isipan. So hindi po tayo dapat maging kampante sa ating mga anak natin. Hindi tayo dapat makapante na kung ano yung tinuro natin sa kanila ay gagawin nila. Ang kailangan lang po natin gawin ay lagi natin ipaalala sa kanila ang salita ng Diyos from time to time. Tuwing sila may problema, ilapit natin sila sa Diyos. At alam ko naman po na ayaw nating magaya ng ating mga anak na katulad nitong si Ahaz. So, si Ahaz po ay pinili niya yung mas mahirap na daanan. Yung daan ang napili niya ay patungo sa kanyang kapahamakan. So bilang isang leader po, bilang isang hari, dapat ka pong maging responsible din sa buhay ng mga ibang tao. At yun po yung second lesson po natin na matututunan natin sa buhay niya. Be a leader, not a misleader, no? Kailangan po natin maging pinuno at wag tayo manligaw ng ibang tao. So isang desisyon ng isang tao ay na sumuway sa Diyos ay maaaring makapagpaligaw ng maraming tao. So itong si Ahaz, si King Ahaz po, ay hindi lang niya ni-reject ang maka-Diyos o banal na landasin na kagaya ng ginawa nitong si David. Ang ginawa pa nitong si King Ahaz ay niyakap niya yung mga ungodly ways ng king ng Northern Kingdom of Israel, no? Kasi yung Southern Kingdom of Judah, halo po yan. May ungodly, merong godly, at marami rin pong godly doon na hari. But doon po sa Northern Kingdom ng Israel, puro ungodly po ron. At yun po yung pinili na nalandasin itong si Ahaz. Makikita po natin sa verse 2 to 3, sabi po, he followed the ways of the kings of Israel and also made idols from worshiping the Baals. He burned sacrifices in the valley of Ben-Hinnom and sacrificed his children in the fire, engaging in the detestable practices of the nations the Lord has driven out before the Israelites. No? So, si Jehu po, si Harin Jehu ay nilinis na po yung Judah sa pagsamba kay Baal, no? Nung pinatay niya po yung lahi ni Ahab, no? Napakarami po noon eh. Pero ito si Ahaz po, ibinalik po yung pagsamba pa kay Baal. Ganun po siya kasama, no? Ginaya niya talaga yung nasa Israel. So, hindi lang po yung ginawa niya. Si Ahaz po ay nag-alay pa ng kanyang mga anak sa Diyos-Diyosan na si Molek, no? Alam niyo po yung pagsusunog ng pag-aalay ng anak sa pamamagitan ng pagsunog, pagsamba po yan, practice po yan sa Diyos na si Molek. Si Molek po ay talagang yun po yung demonyo, no? Ang ginagawa po noon ay yung statue ni Molek po ay pinaiinit na mainit na mainit, no? Hanggang sa magbaga yung statue na yon, at doon po ay nilalagay yung baby, no, sa kamay o sa mga kamay nitong si Molek hanggang
habang ano po, tumutugtog yung mga tao ng malakas na drums. Bakit po meron ganon? Para hindi po marinig yung bata na umiiyak, no? So, hanggang sa mapatay po yun. Ganun po yung ginagawa ng pagsamba kay Molech. At yun po yung sinunod nito si Ahaz. Imagine ninyo. So, sabi po doon sa Leviticus 20 verses 1 to 5 na sabi, God pronounced the death sentence against all who worship Molech, saying, I will set my face against that man. I will cut him off from his people because he has given some of his descendants to Molech to defile my sanctuary and profane my holy name, no? So, itong si Ahaz at ang buong Juda po ay nagdesisyon po sila na lumakad sa kasamaan. At kaya naman ang galit ng Diyos ay napasakan nila. At dahil po si Ahaz po ay naging disobedient po siya, sabi po doon sa verses 5 to 8, therefore the Lord his God delivered him into the hands of the king of Aram. The Arameans defeated him and took many of his people as prisoners and brought them to Damascus. He was also given into the hands of the king of Israel. Dalawa na yung sumakop sa kanya. Who inflicted heavy casualties on him. In one day, Pekah, son of Remaliah, sabi, killed 120,000 soldiers of Judah. No? Tatlo na. Sikri, an Ephraimite warrior, killed Maaseiah, the king's son, pinatay yung anak niya. The men of Israel took captive from their fellow Israelites who were from Judah 200,000 wives, sons, and daughters. They also took a great deal of plunder. Ninakawan po sila, which they carried back to Samaria. Kita-kita po natin dito na ang isang tao po na lumayo sa Diyos at nagtiwala at binigay yung buhay niya sa kasamaan at kay Molech nga, sa demonyo, ay nagpapakita lang na siya po ay bumitiw na sa proteksyon na nais ng Diyos sa kanya. Kaya naman, nung wala na ang kamay ng Diyos sa Juda, ano nangyari? Magkabila, sunod-sunod na pag-atake ang nangyari sa kanila, no? At hindi lang po natapos doon. Sabi pa sa verses 17 to 18, the Edomites had again come and attacked Judah and carried away prisoners while the Philistines had raided towns in the foothill and in the Negev of Judah. They captured and occupied Beth Shemesh as well as Soko with their surrounding villages, no? So napakaraming pag-atake ang nangyari sa kanila at talagang nasira o nagkahiwa-hiwalay sila, ginawang alipin yung karamihan. Sabi po doon sa isang pelikula, this is Spider-Man na movie, yung merong isang quotable quotes po doon na sikat, sabi po, with great power comes great responsibility. Ang ibig sabihin lang po, no, kapag ikaw po ay may binigyan ng abilidad na gawin yung isang bagay, ay siguraduhin mo magawa iyon para sa kabutihan ng iba, no? Kung magagawa mong pigilan yung mga masasamang bagay na mangyari, gawin daw po natin yon. So si Ahaz po ay binigyan ng malaking kapangyarihan ng Diyos bilang hari at dapat nagawa niya na mapabuti yung buhay ng mga tiga Juda. No? Dapat mas mabuti nga sa mga ginawa nitong si Jotham o kaya at least mabuti na lang o maganda nga. At yung mapasaya niya malang ang Diyos sa kanyang buhay ay ayos na. Pero ang nangyari ay nagulo niya to, no? He messed it up, no? Instead na dinala niya ang Judas sa paanan ng Diyos, niligaw niya ang mga tao.
malayong malayo sa Diyos hanggang ang Diyos nga po ay iniwan sila. O muli po sa Deuteronomy 28 verses 1 to 2 na lagi nating binabanggit. Sabi doon eh, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I will give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. All these blessings will come on you and come accompany you if you obey the Lord your God. At sumusunod nga po doon, yung mga talata kung ano yung mga pagpapala na gagawin ng Diyos. At nandun din naman yung mga bagay na mga parusa, no, curses, kung ikaw po ay magdi-disobey sa Diyos. No? So ang leader po ay dapat ihatid ang iba sa paanan ng Diyos at hindi po dapat silang iligaw o palayo. I-mislead sila. So kung tayo po, kung kakalimutan po natin na talagang sundin ang kalooban ng Diyos at hindi tayo maging mag-ingat na sumunod sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga utos, maaari po nating mailigaw ang mga tao, no? At sila po ay mapahamak at tayo po ay accountable sa kanilang mga kaluluwa, no? At dapat po tayong maging maingat. So yung last lesson naman po natin na makikita natin sa buhay nitong si Ahaz ay place your hand on the bigger hand, no? Iligay mo yung iyong kamay sa mas malaki o mas makapangyarihang kamay. So, nung itong si King Ahaz po ay nakaranas ng pag-atake, no? Atake rito, atake ron, kaliwat kanan, hanggang sa likod ay inaatake siya, hanggang sa maubos na halos siya. Sabi po doon sa verse 16 and 20, at that time, King Ahaz sent to the king of Assyria for help. No? Humingi siya ng tulong sa Assyrian king. Si Tiglath-Pileser, no? Yung hari ng Assyria. Pumunta naman itong si Tiglath-Pileser na hari. At, pero hindi siya tinulungan, kundi nagbigay pa ng mga problema. Trouble ang binigay sa kanila, ibis na tumulong, no? Nakakatawa na itong bansang ito ay humingi ng tulong pero problema ang binigay sa kanya. Sabi po doon sa verse 21 pa, Ahaz took some of the things from the temple of the Lord and from the royal palace and from the officials and presented them to the king of Assyria. But that did not help him. No? So, itong si Ahaz po, ang ginawa niya, ninakaw niya pa, kinuha niya pa yung mga pag-aari ng templo, pag-aari ng Diyos. At nanuhol pa siya sa Assyria para siya tulungan. Pero hindi po yun ang nakatulong sa kanya. Sabi po sa 23, he offered sacrifices to the gods of Damascus who had defeated him. No? Yung kung sino yung Diyos na tumalo sa kanya ay dun siya nag-alay. No? Iniisip niya na itong Diyos ng mga Aram ay pwede siyang tulungan. Kaya kapag siya ay nag-alay dito, tutulungan din siya. Pero ano nangyari sa kanya? Yun po yung naging dahilan pa ng lalong paglubog at pagbagsak ng Israel, no? Ng Juda. So ginawa nitong si Ahaz ang lahat ng alam niya para lang makabawi siya, no? So, makikita po natin na kahit do sa isang walang buhay na Diyos ng Damascus, siya po ay lumapit na, no? Frustrated na tong talagang taong to na humingi ng tulong, na makatanggap ng tulong sa ibang tao, no? Pero kagaya po ng natutunan natin nung mga nakarang Sabat, lalo na do sa buhay nitong si Jehoahaz, no? Doon kung saan nanggaling yung pangalan niya sa 2 Kings chapter 13 verse 4, sabi, Jehoahaz sought the Lord's favor and the Lord listened to him for he saw how severely the king of Aram was oppressing Israel, no? God is easy to find, no? Napakadali lang hanapin ang Diyos kapag sinaliksik mo lang ang Diyos. Hinanap mo siya at tiyak mong matatagpuan ang Diyos
no? Dapat natutunan na to ni Ahaz, pero hindi niya ginawa, no? Hindi niya hinanap ang Diyos. Kagaya ng ginagawa ng ibang hari, nagmatigas siya. At imbis na sa Diyos siya lumapit sa tao at sa mga Diyos-Diyosan na walang silbi ang kanyang nilapitan. Naalala ko po itong si Jonah nung siya po ay nasa malaking trouble, no? Di ba po, tumalikod siya sa Diyos at nagkaroon na, sumakay siya ng barko, tapos nagkabagyo, hinagi siya sa dagat, no? Tapos inanong naman, sinubo naman siya ng malaking isda, no? At doon sa loob ng tiyan ng malaking isda, anong ginawa nitong si Jonah? Nanalangin po siya, no? Hinanap niya ang Diyos. At kahit sa kalagitnaan na, o sa loob ng tiyan ng malaking isda, siya po ay nakasumpong ng pagkatugunan at pagliligtas ng Diyos. So tayo po ay binigyan naman ng direct line, no? Na makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang Diyos po kasi ay, sabi nga, He's jealous, no? Siloso siya at ayaw niya na tayo po ay sumasamba sa iba o lumalapit, nagtitiwala sa ibang tao o sa ibang mga Diyos-Diyosan. So, huwag na tayo lumapit sa ibang tao. Huwag tayo umasa sa tao, actually, no? O kaya sa mga Diyos-Diyosan lalo na. Dahil magagalit sa atin ng Diyos. At kapag pag-usapan natin ang galit ng Diyos, alam naman natin ang kasunod nun, ang kanyang kaparusahan. At ayaw natin mangyari yon sa ating mga buhay. So, imbis na tayo lumapit sa mga bagay-bagay, sa mga tao na hindi naman makatulong sa atin, doon na tayo sa pinakamakapangyarihan, pinakamatalino, at pinakamabait na Diyos, no? Na tayo po ay hindi niyo naman i-disappoint, no? At siguradong tayo'y kanyang tutulungan at sasagipin sa anumang ating mga problema. Sabi po sa Psalms 146 verses 3 to 10, do not put your trust in princes, in human being who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Blessed are those whose help is the Lord, the God of Jacob, whose hope is in the Lord, their God. No? So, mapala daw po yung mga nagtitiwala sa Diyos, imbis na sa tao. Kapag sa tao, talaga mabibigo ka lang naman. No? At kaya naman, doon ka na magtiwala agad sa Diyos na makapangyarihan na tiyak naman na tumutulong. Sabi pa sa Jeremiah 17 verses 5, 7, and 8, this is what the Lord says, curse is the one who trusts in men, no? Na yan po yung nakakalungkot ngayon, maraming nagtitiwala sa tao, no? Pag may lalo na sa churches, kapag may pangangailangan ng simbahan, ay lapit natin sa kapatid, ha? Lapit natin, no? Ipag-pray natin si ano na tumulong sa atin, no? So, sabi doon, curse is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. No? Kapag ikaw ay nagtiwala sa tao, sa tulong ng tao, ikaw ay nawawala na ng tiwala sa Diyos. But blessed is the one whose trust is in the Lord, whose confidence is in Him. No? Ah, mapalad yun. Bakit ka pa magtitiwala sa Diyos kung hindi ka na magiging papalad? Kundi, i-curse ka pa, ang sabi, no? So, si Jotham, na tatay nitong si Ahaz, ay na-consider na one of the best king ng Judah, na nagkaroon sila. Pero si Ahaz po ay yung worst, no? Ayoko sabihin pinaka-worst, no? Kasi, hindi, worst na nga, no? So, ano talaga nangyari? Sabi po sa verse 1, doon po ay sinummarize talaga yung buhay nitong si Aha. Sabi, he did not do what is right in the eyes of the Lord. No? Napaka-importante po ng paggawa ng tama. So, itong si Ahas po ay dapat natuto sa buhay ng kanyang tatay. Pero, hindi niya ginawa, no?
dapat po itimulong, tumawag na lang siya sa Panginoon. Pero ang kanyang puso nga po ay nasa iba, nasa tao at nasa ibang Diyos-Diyosan. At tayo po ay maaaring maging kagaya ng Ahas, no? Ang mga kwento ng Biblia ay nandiyan para ating matutunan. Binigay po sa atin para maging example para ating matutunan o isundin yung mga tama na ginawa ng mga anak ng Diyos at i-avoid natin yung kanilang mga kamalian. So, dapat hindi po tayo inosente sa mga bagay na ito dahil ito po ay binigay na ng Diyos. At kapag tayo po ay nagkamali, magagalit ang Diyos sa atin. So, dapat pong alamin natin ang kalooban ng Diyos, sundin natin ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. So, yun po ang ating mensahe ngayon. Delightful Sabbath po sa lahat at pagpalain po tayo ng Diyos. Amen.